Hello, Kathleen fans! Sobrang dami nating items dito, mga kasombreros. Habang si Ma'am Catherine at Sir Alden po ay nasa meet and greet sa Toronto, Canada for block screening, mga kasombreros. Specifically, nasa Cineplex Cinemas Yongge Dundas and VIP po sila na theater or sinihan, mga kasombreros. Tayo po ay may mga items dito and papalabas ko rin mamaya yung kanilang meet and greet doon. Although wala pang formal na introduction. So ito no, si Ma'am Catherine pala, malapit na... Kung kapamuntik na para siyang nahulog dito sa block screening sa Carson City, mga kasombreros. Parang ano siya, parang yung hagdan nila sa taas, parang hindi maabot ni Ma'am Catherine yung next nila na, ano, na pagpapatungan ng paa sana. So si Pops Alden, todo alalay siya. Although yung caption dito, yung Catherine and her OA or overacting side. Pero ito kasi parang ano eh, naka high heels pa siya tapos hindi siya makaano. So parang tinatry niya mag-ano. Buti na lang dyan talaga siya pambansang bay, mga kasmas, at saka in-line siya ng isa. Kasi muntik na parang ipapatay. Hindi ko alam kung ano, kung joke-joke at siya pinaprank-prank na naman ito sa pambansang bay, mga kasmas, na parang hindi siya makahakbang, mga kasmas. That's our unang item po. And then ito, no, sobrang kulit nito, mga kasmas. Kasi kung naalala niyo si Malcolm Conlan, yung dati natin green lag din, isa siyang ano, parang British. Tapos sobrang nagandahan siya, mga kasombreros, ng pelikulang Hello Love Again, and meron siyang reviews dito na parang good feedback na sinasaysay niya, sinasabi niya kung ano yung kanyang nagustuhan, mga kasombreros, sa story, na sobrang natouch siya. And papakinggan din natin ito mamaya, mga kasombreros, na walang voiceover. And then ito, next item po natin, sobrang ganda po nito kasi ano siya, parang din drawing yung mukha ni na Ma'am Catherine at Sir Alden, mga kasombreros, ng isang artist, no? Parang bata pa ito, mga kasombreros, kaya ang daming tao na nagsitinginan habang dinodrawing niya kasi sobrang ganda. Nako, hindi ako kumaga pa artist, mga kasombreros, hindi ako marunong mag-drawing, kung kaya sobrang manghamangha ako dito. Sa semento niya, no, parang sa gilid ng pedestrian lane na yata niya ito din drawing, mga kasombreros, and siguro may permit naman ito. And sobrang ganda, mga kasombreros, and na-appreciate din ng mga tao kasi nga, no, parang first time. Alam ko pa yung magiging viral to, itong taong to, mga kasombreros, tsaka parang naging tourist spot na tuloy ng mga local residents doon, mga kasombreros. And then ito, yung isang fan dito, actually marami sila, naiyak talaga siya, mga kasombreros. Iyak tawa yung kanyang ginawa dito, mga kasombreros. Kasi parang OFW siya sa Riyadh po. So sobrang relate talaga. Yung mga OFWs talaga dito, sobrang relate sa story. Sa sobrang ganda. And then sa acting prowess ng mga artistang gumanap, mga kasombreros. Lalong-lalo na ang cast din. So yun nga, no, sobrang ano lang, sobrang nakaka-touch. And then ito, no, nominated ang inyong Pops Alden, mga kasombreros, sa De La Salle Araneta University. Bilang ano, the 7th Gawad La Salineta. So ito yung kanilang parang taunang awarding ano din po, ceremony, mga kasombreros. No, nominated si Pops Alden niyo for the most influential celebrity. 'Di ba? Congrats ngayon pa lang, congrats na kay Pops Alden. Although naman nakaraang nominations at saka awarding, parang nanalo rin siya. So this is another milestone, mga kasombreros, kay Pambansang Bay Box Office King, mga kasombreros. And then ito na nga, no, papanoorin natin yung meet and greet ng Catherine, mga kasombreros, sa Toronto, Canada. O, diba? Accent na accent talaga si kasombrero, eh. So ito po, no, enjoy po tayong panoorin itong mga video clips po natin, mga kasombreros. And pagpalain po kayo. Woo! Yeah. So beautiful.
Hi guys, just to say I've just finished watching Hello Love Again. It's an incredible movie. It had everything in it that you would hope and that you would expect. And yeah, I really loved it. You know, I traveled from the UK to here in Milan to watch it earlier on today. And it made me cry. You know, to direct Kathy, to Catherine Bernardo, Alden Richards and all the cast. You know, it was so awesome. You know, it's really the story of OFWs, and of course it's really the story of home. For a long time now, I've called the Philippines my home. And home is not exactly the place that you live in necessarily, it's where your heart is. And that's the story and the work, the dedication and the passion of OFWs. Despite numerous difficulties, they're doing all they can to provide a better life for their families. And this is a wonderful movie, a must-see. Maraming salamat to all my dear friends and followers out there. Very best wishes. Go and watch Hello Love Again. It's so amazing. I'm so pleased I got to see it. Maraming salamat. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay pagpapatuloy po natin. Ito po yung last part, mga kasombreros, ng The People Pleaser Trap. Hindi pa pala last part ito kasi baka may dudugtong pa, mga kasombreros. So, ang sabi natin nakaraan, mga kasombreros, na yung ating buhay dito sa mundo ay takot na isa sa pinaka kinatatakutan ng tao, yung ma-reject siya, yung hindi siya tanggapin ng isang tao. For example, na mahal niya, pamilya, o na-reject ka ng yung na-reject ka sa trabaho, na inaplayan mo. Ang daming takot, mga kasombreros, sa rejection. And sabi ni Pastor Rick Warren, ito yung pinaka-common talaga na kinatatakutan ng tao, yung ma-reject sila. Kasi kung parang tatanggihan ka, hindi ka gugustuhin ng tao, hindi ka gugustuhin ng trabaho o ng anumang activity dyan, mga kasombreros, masakit po talaga siya. And sabi dito, of course, the Bible repeatedly commands us to be considerate of others' feelings. Although may mga times, no, sabi nga natin nakaraan din na amahalin natin yung rejection, because in rejection or experiencing rejection, may mga opportunities, may mga pinto, may mga bintana magbubukas, mga kasombreros, para sa atin. Pero mahirap yung bintana kapapasok. Na maraming pinto na lang, na maraming opportunities ang magbubukas para tayo po ay magkaroon ng better job, no, better opportunities, better people, mga sombreros, na makakasama. And parang sinasabi ito ni Lord na kapag na-reject ka, this is one way of protecting you, na hindi ito, kasi hindi ito yung tamang tao para sa'yo, hindi ito yung tamang trabaho para sa'yo, hindi ka para rito sa lugar na to tumira. So, protection niya, kasi mas bibigyan ka niya ng mas mainam, mas mabuti, mas ikakasiya mo, mga kasombreros. Romans chapter 15 verse 1, we may know that these things make no difference, but we cannot just go ahead and do them to please ourselves. We must be considerate of the doubts and fears of those who think these things are wrong. So it's unloving to ignore how our choices affect others. So ano siya, para kang manhid, mga kasombreros, at para kang hindi concerned, para kang nonchalant, mga kasombreros, sa epekto ng mga choices mo. For example, sa iba, let's say sa pamilya, sa magulang, sa kapatid, sa ate, sa kuya, and so on, mga kasombreros. So it is kumbaga pa, syempre, no, nag-command ang Diyos natin, ang Lord natin, mga kasombreros, na maging mapagmahal tayo. Kaya nga yung second commandment is love our neighbor, love our fellows, mga kasombreros, the way we love ourselves. Paul also reminds us in Romans chapter 14:7. So madalas natin itong narinig sa kanta, mga kasombreros. For none of us lives to himself alone, and none of us dies to himself alone. So yung kantang walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, so walang namamatay para sa sarili lamang. So ito yung, mga kasombreros, and this is true, kasi dapat maging concerned tayo at mahalin natin ating kapwa. Syempre, no, kapag nag-affirm tayo, not all the time lang, mga kasombreros, sinasabing natin parati na kapag nagiging people pleaser ka, doon na nakadepende yung mga choices mo, yung plano mo sa ibang tao, ano man sasabihin nila. Parang you're always concerned sa kung mapasasabihin nila at sa kanilang iisipin sa'yo, mga kasombreros. Tama yon, okay, pag minsanan lang. Pero pag all the time na parang yung goal mo na lang, yung intention mo na lang ay pag kumuha ka ng choice, ganyan-ganyan, so
paano ba? So, sometimes, no, you have to consult, no, mas mainam din mga customers na you have to consult your parents, you have to consult your wife or spouse, for example, yung kapatid mo, yung kaibigan mo. Na mas maganda yung mga customers na the more the ideas, the more the brains that work, ay mas marami kayong mag-generate na strategy or mas better plans mga kasombreros. So tama yon, but not all the time. Kasi pag nagkaroon tayo ng isip natin sarili, so kumbaga pa, huwag natin iasa na para na ma-please sila mga kasombreros. Yung intention lang natin is ma-please sila. So yun po mga kasombreros. But the Bible also warns us not to let the fears of disapproval keep us from doing what we know God wants us to do. So yun na, no? Parati natin tatandaan yung Proverbs 29:25 natin na verse na, "It is dangerous to be concerned with what others think of you." So another translation, sabi dito, "Fearing people is a dangerous trap." So natatakot tayo, may mga tamang takot, may mga maling takot mga kasombrero. So sometimes you get disapproved, sometimes you will be approved mga sombreros, and that's normal. Alright, so Jesus Christ is our perfect and ultimate example mga sombreros, na sometimes rejection will lead you to better place, better opportunity, better person mga sombreros. Alright, so always think of that. Alright, so that is it for the meantime mga sombreros. Nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, amen and amen. See you sa next segment po mga kasombreros, and paalam po. Love you.